So, dito guys, yung mga tiga ABS-CBN sa TV Patrol. At i-feature nila ang ating Manalo Canine Dog Training Canine Services. Ayan, so kanina, in-interview na nila ako doon sa kennels natin. And tungkol doon sa Manalo Canine, paano nag-start, anong ginagawa natin ngayon. Eh ngayon, nag-interview naman nila yung ating mga trainers. Specifically, si Sir Boggs. Andiyan ba si Sir Boggs? At kukunan nila yung buong Manalo Resort Hotel. Nag-lunch sila kanina dyan. Makapagod. Kasi ang layo ng mga nilalakaran namin. Pero ayan, nandito sila. Ang buong team ng KBYN segment ni Kabayan Noli De Castro. Ayan, so video nila. Ayan sir, ang aming ano, head trainer si Sir Boggs. Kukunan na namin kayo sir habang dun sa papasok sa loob yung mga asong ano, para naka okay. Sa loob kayo sir. Abangan nyo yung darating natin. Okay. Sige. Panoorin nyo guys sa TV Patrol. So, ayan kami sa playground dun sa may Manalo Resort Hotel. Ayan, may ini-explain sa atin dyan. Si Sir Boggs Aldrich Bakay, ang aming head trainer. At ang kanyang mga dalawa sa kanyang mga full-time trainers nasa likod kasama ng ilang mga fully trained mga dogs, isang Belgian at isang Dutch Shepherd. Ayan, so ini-interview siya para doon sa KBYN TV Patrol segment kung paano maging trainer, kung ano yung mga katangian tungkol sa trainer. Panoorin niyo po yung buong segment. This coming Monday po yan sa TV Patrol, of course, ABS-CBN, nasa YouTube na rin sila, nasa TikTok, nasa Facebook, at sa ilang cable TV, no? Hindi ko sure. Ayan, no? Galing magsalita ni Boggs, so, para sigurado na, tumanda na dito yan bilang trainer. Eh. At dito naman, nagpapakita sila ng isang demonstration sa aming aso na si Super Dog Canine Gordon, ang Dutch Shepherd. Yan, binili ko yan kay Sir Allen Karamihan nung matagal na. Ano, tapos training namin. Galing ito sa mga pinakamatitinding mga Dutch Shepherd lines from Belgium and Netherlands. Kaya may mga puppies yan ngayon. Oh, kinip ko lahat yung mga babaeng puppies niya. Pero ano, baka regaluhan ko si Kabayan ng isa dahil gusto daw niya ng Belgian Malinois. Ayan, oh, pinapakita dyan kung gano'ng kagaling yung mga training namin sa protection. Pwede nyo rin ipatrain yung mga aso nyo sa amin, guys. Kung gusto nyo ng ganitong kagagaling na aso, kaya namin i-train yung mga aso ninyo. Evaluate muna, syempre. Itong isa, actually, si Tornian ay sa train, ano yan eh, sa kliyente yun. Tapos, pinatrain sa amin. Ngayon, na ipang-demo na rin namin. Ang husay talaga, ang ganda talaga pag yung aso ninyo ay marunong sa protection, no, kahit obedience. Ayan, kasi protektahan ka talaga ng mga aso. Iba talaga kapag may protection dog ka. Okay din naman kung may security guard ka, kung meron kang ibang means of security. Pero syempre, additional ano to, layer of security. Kasi yung mga aso, may kakaibang mga instincts yan. Mas malakas ang pandinig nila, pang-amoy nila, pandama nila kesa sa mga tao. Kaya they're very useful to have as a security measure. Ayan, kita nyo, poging-pogi. So meron kami mga super dogs na mga binibenta, trained and non-trained. And dito naman, may papakita na demo dito para doon sa segment nga ng TV Patrol na itong aso na ito, I think this is our trainee si Thor na papahabulin siya sa isang decoy. Ayan, hawak siya ni Faisal, ayun si Clarence and si Sature and si Clarence, at saka nandun naman papasok yung bad guy or yung decoy, kakagati ng aso at papasok doon sa aming isang sasakyan. Ayan. So tinuturo-turo ng handler kung anong gagawin niya. So ito, first time na gagawin ito ng client dog natin na si Thor. At nagkataon na may dumating pa na isang pamilya, dala-dala itong Belgian Malinois nila na aggressive at ipapatrain nila sa amin ngayon. Ayan, bagong dating yan, galing Antipolo sila. And yung owner po, yung babaeng nagdala sa kanya, kasama ng mga anak, ay tika BJMP sa NCR. Ayun, oh, pinakawala na si Thor, pero hindi siya sanay sa senaryo na ito. Umikot pa si Thor dun sa sakyan para mahanap yung decoy. Buti hindi na ikutan dun sa kabilang pinto yung cameraman natin ng GMA. Muntik na yung cameraman. Ayun, oh.
At ayun, nahanap naman yung bad guy na nandun nakatago sa loob. Si sir, sino yung cameraman? Ah, si ano? Good boy! Ano sir, munti ka na? Iikutan ka na? Ito dun sa playground, naghahanda naman sila para sa susunod na detection demo naman. Pero ito, take 2 ni Thor. Ayan, so alam na ni Thor ang gagawin niyan. Supposedly, ang scenario dito ay merong isang magnanakaw na magsasnatch ng purse. Tapos hahabulin ni Thor at pupunta na sana dun sa getaway vehicle niya yung magnanakaw. At kailangan hulihin ni Thor doon para hindi makatakas. Ayan na, tingnan natin kung makakapasok si Thor dito. Ayan, ayan. Sorry, ready na yung scenario. Alis kayo dyan. Baka kayong biglang mapagkamalan ng ating aso. Ayan na. Okay, nanakawan niya yung bag. Ayun, pinakawalan si Thor ng canine handler. Inabol, papunta dun sa van. Ayun, nilipad siya. Papasok ng van at pinagkaagat doon. Hihintayin ngayon yung handler niya. At huli ngayon, si magnanakaw. Ayan. So, pinapakita din dito na kailangan ng aso talaga the train o tinuturuan sa iba't ibang scenario para hindi siya alam mo yun, para at least alam natin na hindi siya takot sa pagpasok ng sasakyan. So dito naman sa part na to ay idedemo namin ang aming super dog na si Rico. Na video ko na ito nung nakaraang mga araw lang at na-upload ko na pati una. Pero itong video na to, ito yung first time na videohan ko si Rico. Hindi ko pa siya kilala dito masyado. Pero this is also the first time na nag-demo kami ng detection dito sa May Playground. And ito yung behind the scenes video natin na ang kuha ng TV Patrol for their KBYN segment. Ayan, so si Rico ay anak ni Bukol na anak ni Logan, mga Belgian Malinois ko. And siya ay 1.5 years old na nalalaking Belgian Malinois. So batang-bata pa lang. Hindi pa namin na-deploy yan. Bagong trained na aso namin yan. So he is trained sa protection work and detection work. Naghahanap siya ng mga explosives. Ayan, kita nyo. Talagang sobrang intense ng kanyang paghanap. Kahit hinihila-hila na siya ng kanyang handler, talagang yun ang tinuturo niya. Sabi niya, nandito yung explosives. Sigurado ako dito. Ayan, pinapakita niya sa kanyang body language. No, ang tawag dyan ay change of behavior or COB. Pero pagka nakafocus na yung aso, alam ng handler yan na talaga may na-detect siya na explosives or kung pinapahanap sa kanya ay mga drugs, ay nakadetect ng drugs. So ayan ay ipapakita doon sa TV Patrol. So this is the first part ng behind the scenes natin. Meron tayong behind the scenes ng nandito na si Kabayan. Pero alam nyo ba, 2 days na binidyohan yung maikling segment ng TV Patrol na yan. Pero it will be shown next week by Monday. 2 days na lang from now, from today, from the video that we're uploading today. Ayan, oh, galing-galing, oh. That's Super Dog Rico. Ay, wala lang bola. Oh. Good job! Sino yan? Rico. So napakalawak na talaga ng aming training ground. So this is a 15 hectare facility dito sa Manalo Resort Hotel or Manalo City. And napakalaki pa ng i-develop namin dito. This is the biggest dog school in the Philippines. This is the biggest canine training center in the Philippines. Ito pong Manalo City, Manalo Resort Hotel. Meron po tayong kompletong amenities dito. We have a coffee shop, restaurant, we have a dog school, kennels, we have hotel rooms. Kung kailangan nyo ng mga team building activities, if you want to celebrate your events, pwede po dito. We have 2 big pools. No? Meron tayong isang halos Olympic size siya, pero hindi naman siya for competition. Pero ang ganda ng mga swimming pools natin dito. And overlooking areas. Ito, trabaho ulit ni Rico.
Ayan, kita niyo talaga. So, may mga dogs kasi na mga hindi talaga ganyang ka-intense magtrabaho, hindi ganyang kahusay magtrabaho. Pero we would say na itong standard namin dito sa Manalo Canine, we keep the international standards that we learned from the American partners that we had in 2009. Kaya ano po, up to date naman po tayo sa mga makabagong mga pamamaraan ng training ng mga canine, pati na rin ng mga pet dogs. If you want your dog trained sa kahit basic obedience lang, o kung may behavior siya na gusto niyong paayos sa amin, gusto niyong patapangan yung aso niyo, gusto niyong pabaitin yung aso niyo, ayan, kontakin niyo lang po kami, mag-message lang po kayo sa amin if you want to have your dog trained, or if you want to have security dogs like this. Ayan, yan po ang expertise namin for 17 years na sa Manalo K9. Ayan, we're the biggest dog school and we've been given many awards na rin po. Nakapagpadala kami ng maraming mga dogs sa iba't ibang panig ng daigdig. We supplied the Philippine military, like Philippine Army, Philippine Marines, Coast Guard. Nag-supplied din kami sa Presidential Security Group sa Malacanang ng mga dogs nila doon. Ayan, so dito naman sa huling part ng video, pinasyal ko na yung staff ni Kabayan sa ABS-CBN. Ito, sa may roof deck. Ayan, pinasyal natin sila. Ito po yung overlooking area namin dito. I-develop po namin ito. Gagawin po namin coffee shop and restaurant dito sa taas. And pwede rin dito mag-camping, glamping. Ayan, maraming mga 360 degrees ang overlooking area na ito. Maaring dito na rin namin ilagay yung zipline. Meron po tayong lalagay dyan ng mga adventure, mga rock climbing for the whole family to enjoy. Ayan. So, enjoy dito yung mga tiga-ABS-CBN. Uwi na sila. Paalis na sila dyan. Ingat! Ingat po! Ayan, so babalik sila ng Thursday next week. Babalik sila ng Thursday next week para kasama na nila si Kabayan Noli De Castro. Dada! Dada! Dada!